Supposed to be our first destination is in Prahova, but sad to say, they are closed and they will open tomorrow. So we decided to go directly to the city of Brasov. But we are so sad because we want to see the beautiful salt mine in this place, but maybe next time because we don't have time. Wala pang isang araw yung aming travel, pero very adventurous na ang aming pinagdaanan ng aking asawa. Because si GPS, imbis sana na maging okay yung aming shortcutan, aba, dinala kami sa may bundok or monte. Kaya yung asawa ko is nagalit kasi nga marami ng scratch yung aming sasakyan. Sabi ko sa kanya, aba, wow, mali din pala tong si GPS. Grabe yung tawa ko sa asawa ko. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo ginamit si Waze? Sabi niya kasi akala niya si GPS is more na makakatulong sa aming paglalakbay. Second time ko na dito makapunta sa Brasov, but never pa akong nakapunta doon sa may Castelolbran. So we decided to go there now to see the beauty of a very well-known tourist destination dito sa Romania, which is tinatawag din nila na Dracula House. And nandito na nga tayo sa unang parking lot, pero hindi kami dito magpa-parking ng aking asawa kasi nga super layo. So aakyat kami doon sa taas and makikita ninyo na maraming mga restaurant, mga store, nabilihan ng mga pasalubong ba. Park na namin ang aming sasakyan kaya maglalakad na kami papasok and pagpasok ninyo is marami kayong makita mga bilihan ng mga damit, traditional clothes, traditional accessory and etc. At ito na nga ang kanilang pa-entrance. Super ganda kasi sa baba nito is meron diyang palagon. Dracula House. Hello, buna everyone. I'm here in Dracula Castle. And we are walking upstairs. This is the first time that I go here and I will show you. Itihingal ako. Yan yung lalakarin nyo pataas and ito yung makikita nyo sa baba. Yan. Later I will go there. Ang haba ng lalakarin nyo bago kayo makapasok sa loob ng castle and yan nga yung view niya sa hagdan pa lang. And yung kanilang pa-entrance is maliit na pintuan at yan nga nauuna na palagi yung aking asawa. Yan ginagamit yata yan sa pa-swipe ng mga ticket pero hindi naman sa time namin kasi kinuha lang ng guard. At yan nga may paapoy sila dyan and I don't know who's this on the pictures kasi nga hindi ko na pag-aral na mabuti itong Castelolbran pa. Tapos yung binayaran naming ticket is 45 each, so we pay 90 lei. At yan na nga yung aking very observant na asawa kasi nga very historical to. Alam niya yung mga history ng mga gamit dito sa loob ng Castelolbran and this is I think the second time na pumasok dito yung aking asawa kaya sinasabi niya sa akin yung history. Yata siya yung nag-build ng castle, if I'm not mistaken. And ito yung mga pictures and ito yung nagdala yata sa movie, if I'm not mistaken. Kasi nga hindi ako mahilig manood ng mga matatakutin ba. And ito yung mga ginamit nila na mga sandata. Sunok ko na? Gusto lang lang ko. Ito. Nakatakot mo yan? It's pretty hot. They're all books. And they have glasses or pahar. And their chandelier. Not so many glasses. Most of them were good. My neck like this. This is almost a body of ah, no, just like a piece. Glass, it wasn't so often. So it was like two.
this side, makikita ninyo yung papiano dyan, yung sofa or canape, yung tawag dito sa Romania. I don't know if I have a good pronunciation. Tapos meron sila dyang pabalong malalim. And we are at the upper portion of the castle. And natatakot ako kasi nga, takot ako sa height even though na matangkad ako. And yan nga yung daan na nakakatakot. Tumatayo ang balahibo ko kasi nga patatakutin talaga ako. Kaya I don't like to watch a scary movie. And yung asawa ko pa is kinakibot niya ako. Kaya nagasingkit ako sa susunod ng castle. Yung mga tao is tumitingin sa akin at nagtatawanan din. Asawa ko, parang tubuan ako dito ng nervyos sa Castillo Ulbran kasi nga may area talaga na nakakatakot. Sa area na ito is dito matatagpuan yung mga kasangkapan and also some of the costume na talagang pina-preserve ng Castillo Ulbran for the tourist attraction of this castle. Sa baba eh nandito kami sa area ng pabalong malalim na pwede kaya tayong mag-wish dito kasi may nakita akong mga pera and hinuhulog nila tsaka ka mag-wish. Nag-jacket na ako, it's because malamig siya. And yung buhok ko, aayusin ko lang. Yan. Mag-aayos tayo ng buhok para maganda tayo. Char! Nandito na ako sa labas and I don't know how many floor yung Castillo Ulbran, pero yan yung itsura niya pag nasa labas ka.